Okay, magandang araw sa inyo mga brothers. Welcome sa aking channel. Meron na naman tayong bisita ngayon na dumayo rito sa atin. Ipapayos niya itong kanyang motor na CB125 Honda. Ayan. Ang issue nitong motor na ito mga brothers ay mataas, may minor. Hindi niya mapababa. Pag pinaandar niya po yung motor, nagwa-weld siya mga brothers. Kaya ang ginawa nitong mayari na dinala na po rito. Pero ito mga brothers na ipagawa na po sa iba. Hindi pa rin na mapatino hanggang sa nakabili na siya ng carburetor. Ngayon, may binago pa siya itong kanyang black. May mga inayos na po rito mga brothers. Pero ang nagiging issue ngayon itong motor na ito, ang nagiging problema ng ating subscriber ay masyadong mataas yung minor. Hindi niya papababa. Parang po nagwa-weld. Pakiano nga boss, pakipadyakan mo. Yan, titestingin natin mga brothers. Yan, yan yung kanyang motor. Yan, nagwa-weld siya. Yan. Ngayon, kahit na umaandar siya, kahit na hindi niya gasolinahan, dire-diretso pa rin yung kanyang andar. Kaya sa oras na ito mga brothers, step by step natin kung anong nagiging problema nitong ganitong issue ng ating CB125 Honda. Samahan niyo po ako mga brothers kung paano solusyonan to, okay? Okay mga brothers, binakas na natin yung kanyang cover. Ngayon, checkin natin itong carburetor na ito dahil ang naging issue lang itong ng motor na ito, itong carburetor. Bumili sila ng bago pero hindi nila kinabit. Bali, anong ginawa nila, dun sa bagong carburetor, kinuha nila yung pyesa, nilagay nila dito. Ngayon, checkin natin ito mga brothers, isa-isayin natin yung kanyang naging problema. Ito, ginaload nila itong diaphragm nito. At saka itong kanyang needle. Checkin natin ito mga brothers. Hindi natin dito. Okay. So, tingnan natin ito mga brothers. Ang diaphragm niya. Ginalaw daw ito eh. Okay, babaklasin natin ito mga brothers. Pero itong black, bagong baklas din ito. Ayun sir. Ito, binaklas din ito, di ba? Oo, oh, kasi nagpalit ng black, tapos timing chain. Yung repair, bago rito eh. Wala pang 6 na buwan ito eh. Ano yun yung pagka, anong naranasan niyo kuya pagka tumatakbo siya? Talaga nag-awel talaga ano? Pag ok, dur-diretso, takbo, tapos pag nag-minor ako, iyak magamit ng gas, tuloy-tuloy yung takbo, hindi siya humihina kasi yung andar niya, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy kahit dagal, kahit nandiyan yung galawin yung acceleration? Oo, oh, kahit hindi ko galawin itong ano. Ah, oh, ganun ba? Tuloy-tuloy. Oo, parang naka-gas din. Ito naman, ito na. Pag huminto ako, ng mga traffic-traffic. Oo. Oh. Siyempre, maka-neutral ka. Okay. Malakas ang andar. Ito mga brothers, dalawing carburetor niya. Pag ito kinabit, nagtaas ng weld. Pag ito naman ang kinabit, anong yung isa? Nagpapatay-patay. Nagpapatay-patay, yan mga brothers. Kaya ang gagawin natin, chichikin natin dito kung ano yung maayos na carburetor mga brothers. Ito muna tayo sa nagpapatay-patay. Tanggalin muna natin ito. Linisin natin lahat mga brothers. Stabil na ako eh. Dahil alam kong isuswitch ko na yan, papatayin ko na. Kung malapit naman ang mago, tago pa anda rin. Okay. Dito muna tayo sa nagpapatay-patay. Ganun din eh. Okay. Ini stop light. Dito ka. Ah, ang dumi. Wala. Baka neutral ka, lakas ng andar. Pero start agad. Pag pinastart
Dilinis natin ito, mga brothers. Lahat yan. Puputiin natin yan. Okay, mga brothers, yan, nilinis na natin. Yung salpakan ng diaphragm niya, mga brothers, kanina napakadumi yan. Pinakalinis natin ngayon, binugaan natin ng hangin, tsaka natin nililinis ng gasolina. Ngayon, tetestingin natin, siset natin ng maayos, at saka itetest sa motor. Kasi ang issue itong carburetor na to ay namamatay. Mamatay-matay, ayaw tumino. Pero pag ito namang isa, yung luma niya, nagwa-wild. Ayan, ito, nagwa-wild. Kahit na hindi mo gamitan ng gasolina, tumatakbo ng kusa. Ayan. Ito yung kanyang lagay ng diaphragm. Ito naman yung bago. Pero ito, ayusin natin ito mamaya. Lilinisin din natin yan. Ayan. Ayan. Okay. Dito muna tayo sa karayom niya. Sa Philips screw niya, mga brothers. Buon lang natin ng todo, mga brothers. Saka natin bilangan ng 1 and 1 fourth. 1 and 1 fourth. Okay na yan. Ngayon, dito naman tayo sa diaphragm niya. Ngayon, itong o-ring dito. Ngayon, yung takip niya. Salpak natin itong kanyang float valve. Yeah. Pin. Sarado na natin, mga brothers. Okay. Hindi maharap ngayon. Okay, mga brothers, testingin na natin to. Checkin na lang itong bag clearance niya, mga brothers. Ngayon, check natin muna. Kailangan ma-ITDC muna natin bago natin adjust. Dose. Gamit tayong dose. Yung pinaka stopper niya rito. Ayan. Tsaka tayo mag-adjust ng bag clearance. Ayan, mga brothers, naka-TDC na siya. Ngayon, ang gagawin natin dito, mag-adjust tayo ng bag clearance. Yung kanyang intake ay 0.08 o katumbas niya na 0.003 inches. Dito naman sa exhaust ay 0.12 mm. Katumbas niyan ay 0.005 inches. Ayan. Gagamit tayo ng filler gauge, mga brothers. Ayan. Ayan. Sige natin dito.
Ayan, masikip dito sa exhaust niya, mga brothers. Walang ginagamit na filler bits eh. Dito naman sa intake. Ayan, masikip din. Masikip din parehas, mga brothers. I-adjust natin yan. Lapit natin yung camera. Marami nang natututo sa'yo, Mikado, kung gano'n ako. Nakalansin na lang din. Luwagan natin. Ayaw. Gamit lang tayo nitong ating tools na adjusting screw. Masigip pa rin mga brothers. Luwagan pa natin. Masigip pa rin. Matagal pa yung starting kanina. Natin. Mayroon pipita na. Ang sukat po nitong kanyang nut ay 9mm. Okay. Ayan. Ayos. Wabi na. Ayan o. Ngayon dito naman tayo sa intake niya. Dito naman po ay 0.003. Kung katumbas nito ay 0.08. Spring saan? Wala nang sila yung ganito eh. Wala tayo. Luluwagan natin ito mga brothers. Wala na pala. Ayan, pasok natin itong 0.08. Amen, ayan. Luwagan natin. Dali ka kain.
Mabilis na rin. Nakasandaan ako nung nakasista. Yan. Yung mga magpumutra ko, inaano ko dyan, yung mga nakakalubong ko mga truck, mga bus. Sa highway, nakalubong mo yung bus, gumagano ko talaga sa tabi. Sa highway, nagagawa ko yung sandaan, nakasista ako. Babaagan ako. Pag gumagano yan yung bus na masasalubong mo, ramdam mo hangin, gumagano. Ayan, mga brothers, oh. Ayan, 0.08. Umungol na kanina yun eh. Umungol, ito. Galit na eh, parang tayo pa may atraso eh. Ano ba kumain naman siya kagabi? Dami na yun. Dito naman sa exhaust, 0.005. O katumbas ay 0.12 mm. Ayan. Ayan mga brothers, yung dowel dito, sa may oil passage niya, nakalimutan ikabit nung ano, nung gumawa. Kasi pagka walang dowel to mga brothers, magkakaroon ng leak yung langis niya rito. Hindi niya buong may lalagay sa ibabaw. Hindi masusuplay ng maayos tong ating rocker arm ng oil. Kasi pagka may dowel dito mga brothers, buong niya may masusuplay yung langis sa ating cylinder head cover para maambunan tong ating rocker arm. Para huwag siyang mag-ingay. Ah, Brian. Ayan. Dito kasi lumulusot yun mga brothers. So, ayan. Para maangginan to. Ngayon, hahanap tayo ng dowel para dito. Ayan mga brothers, nakakuha tayo ng dowel. Tinutol natin kasi mahaba po siya. Ayan, salpak natin dito. Ayan. Ayan mga brothers, okay na po yung kanyang motor. Ang ginawa natin dyan, binapirans natin. Yung carburetor niya mga brothers, hindi po ma-prove dahil may mga problema po sa kanyang carburetor. Kaya pinalitan natin ng replacement na pang Wave 125. Yan po niligay natin dito sa Honda CB125. Kasi yung binili niyang carburetor, may effect, may defective po mga brothers. Ayan mga brothers, okay na. Hindi ko naman nilalangis ang ibang lagis yan eh. Kasi bago lang. Ano pa? Labor. Inayos na ito mga brothers, inayos natin yung bag clearance niya at saka yung carburetor. Sinayosin natin, inayos natin mga preno. Ito, dumami pa galing itong Quezon City. Ah, Espanya, Maynila. Likod ng UST. Likod ng UST ka? Barlin Street, corner Pino Bada. Ayan, mga brothers, okay na. Ayan yung may-ari. Ayan, magdilim eh. Ayan, may-ari. Okay, ayan. Thank you. Okay, thank you.